E falei que não salve nada, né? Hey, happy birthday, Jebar. Eh, pala dito ngayon, tayo po yung pasalamat sa Diyos. Lord, we declare the pastor's year ni Kuya Mal Panginoon na patuloy mong pagpalain siya sa kanyang buhay. Maging channel of blessing siya sa lahat ng mga taong nangangailangan. Salamat po, Panginoon, at sa pag-upisa ng aming gawain, dalangin po namin ang iyong favorable weather condition, Lord God. At nawa, Panginoon, mag-enjoy kami at lahat ng glory maibalik namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga kasamahan namin nagbabiyahe pa. Ingatan nyo nga po sila. Magkarating po silang safe and sound sa lugar na ito. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ng Jesus. Amen! Salamat, Kuya Romel! Amen, bonita, arago. Siguro, tawagin natin si Dong Henry para sa maikling exhortation ngayong umaga po. Tawagin natin! Dong Henry Vlog! Hindi ako makapalakas, Pastor. Happy 56th birthday, Kuya Bal! Palakpakan po natin dahil ito po ay isang regalo ng Panginoon sa atin. Ano? Mahal, ha? Maikli lang po ako magsalita kasi alam kong naghihintay tayo dyan sa mga nakahanda. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po tayo magtatagal. Isa pong kagalakan na tayo po ay naging bahagi. Ano po? At sa oras pong ito, sabi po ng aklat ng Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, malinaw po na sinasabi ng banal kasulatan yan, no? So, sa ating pagsisimula, sa maikling mensahe, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, sa umaga pong ito, kinikilala po namin na Ikaw ay maakda ng lahat. Pangunahan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng mensahe na magagamit po namin sa araw-araw na mga ginagawa, lalo't higit sa amin pong paglingap sa mga mahihirap. Ito po aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, so sa umaga pong ito, ang gusto ko lang sabihin ay bukas po ay papunta po ako ng Baguio. Aatin din po ako ng convention. Pero ako lang po mag-isa. Hindi ko po kasama asawa. Kasi maganda yung may maiwan. Pero ano po, hindi po tayo takot dahil kung iruubin ng Panginoon, hanggang doon lang talaga tayo. Pero ngayon po umaga, gusto ko pong banggitin ang ilang mga talata. Sabi po ng Proverbs 3, 5, and 6, In all your ways, okay? Proverbs 3, 5, and 6, In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Si Kuya Bal po ay mula, simula, nakilala po natin dito, siguro, hindi ganun katagal, pero 2011, nakilala po namin dito, kung merong mang higit na nakakilala sa kanya, yung mga taga-Dait, pero ako hindi ko po masyado talaga close, pero kilala ko po yung mga kung saan pakanan o pakaliwa, hanggang sa dumating ang panahon, nakit kung sino po sa inyo nakapanood doon po sa kay Kuya RP Max na reaction na noong panahon ng pandemic, si Kuya Bal po ay pumunta sa isang matahimik na lugar. Ha? Pumunta sa isang medyo lugar na kung saan siya ay nagmuni-muni. At sa panahon na yon, ang mga tao ay wala nang, parang nawala ng pag-asa. Maraming nawala ng trabaho. Naghihirap. At doon po siya po ay nakikipag-usap sa Panginoon mag-isa. At doon po nagsisimula, no, doon po sa reaction po ni Kuya RP Max Vlog. Mula po noon, si Kuya Bal po ay nakilala, no? At ito po ang isa sa pinakamahalaga sa lahat. Kasi sa mga hakbang natin sa buhay, sa mga balak natin sa buhay, dapat kilalanin natin ang Panginoon. Dapat isanggunin natin sa Panginoon. Sabi niya doon sa talata na yon, In all your ways. Hindi niya sinabi in some of your ways.
Sabi niya, in all of your ways, acknowledge Him, and He shall direct. Pangungunahan niya tayo, at ang lahat ay magtatagumpay. Okay? Dumaan sa point na si Kuya Bal ay nagkasakit. Nandoon po ang lahat ng mga kalinga, ang mga viewers sa ibang bansa. At maraming, halos isa lang ang mensahe. Ang sinabi, huwag din yung pabayaan si Kuya Bal. Sama-sama po tayo, huwag natin pabayaan. Dumating sa point na binangga at umikot yung sasakyan, purihin ang Panginoon. Yun po ay biyaya ng Diyos. Hindi pa po panahon para sa Kanya. At yun po, dahil namalayan at nakita po natin na ang pagmamalasakit sa bawat isa. Ano? So ngayon po, dito po sa talata, natin po babasahin, sabi ng Ecclesiastes 12, starting verse 1, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa'yo sa kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang taon na lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga iyon. Bago ang araw at liwanag ng buwan ay magdilim. Sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manginginig. Alalahanin natin ang Panginoon. Sabi niya sa verse 6, bago ang panaling pilak ay mapatid o ang mangkok ng ginto ay mabasag, alalahanin natin ang Panginoon. At ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Ngayon po sa verse 13, ito po yung ating pagbubulayan sa maikli. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ng narinig, ikaw ay may takot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kapatid, kaibigan, mga charity belongers, ito po yung insight para sa mga sa atin. Ang sabi dito, ito ang wakas sa kabuhan ng lahat. Sabi dito, isa lang ang dapat nating isipin, matakot tayo sa Diyos at sundin ang Kanyang mga utos. Ito pong nakikita po natin sa ating po mga misa, yung po ay mga regalo para kay Kuya Bal. Wala pong dapat maging dapat pinakamasaya sa araw na ito kundi si Kuya Bal. Lahat po ay nais magbigay ng handog, nag-iisip ng regalo kay Kuya Bal. Pero ang isang bagay siguro na pinakamagandang mai-regalo natin kay Kuya Bal ay yung hindi lang tayo sama-sama dito sa lupa. Dahil darating ang panahon na tayo po ay aalis dito, hindi lang tayo masaya na maging kabahagi ng kalinga. Dapat masaya po tayo sa pagdating ng panahon, tayo man ay bawiin ng buhay, aalis dito sa mundong ito, kasama pa rin natin si Kuya Bal doon sa buhay na walang hanggan, walang iba, kung ating tanggapin ang ating pong Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ginagalang po natin lahat ng uri ng panampalataya at hindi po natin pinag-usapan ng relihiyon. Ang pinag-usapan po natin dito, yung ating relasyon sa Diyos. Hindi po tayo maligtas sa pamagitan ng ating pong charity. Maliligtas po tayo kung tayo ay sumampalataya sa ating pong Panginoon at tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating Diyos. Okay? Tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, kung saan ka man naroon, ano man ang ating ginagawa. Kapatid, kaibigan, hindi po natin hawak ang buhay. Ang pinakamagandang regalo na pwede nating ihandog, una sa Diyos at kay Kuya Bal, ay ang tanggapin ng ating pong Panginoong Jesus. At nakakatiyak po tayo, hindi lang tayo magkasama-sama dito sa lupa at gagawa ng mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Higit sa lahat, makasama natin dating ang panahon, ang buhay na walang hanggan na inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa nais pong tanggapin natin pong Panginoon kahit sa mga nanonood sa live,
Kung nais po natin hilingin ang ating pong Panginoon sa ating pong mga puso, malaya po tayo. Kahit siya'y makapangyarihan, hindi po niya ipinipilit ang kanyang sarili kung ayaw natin. Nasa atin ang pagpapasya. Ito po yung ating dasal. Panginoong Jesus, sa umaga pong ito, pinikilala ko po at inaamin ko na ako ay makasalanan. At sa oras na ito, naniniwala po ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay upang akuin ang kasalanan at ang paghihirap para sa akin. Sa oras na ito, tinatanggap ka bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa pangalan niya. Amen. Okay? So, magandang umaga po sa ating lahat. At para kay Kuya Bal, isa pong masigabong palakpak. Yan. So, tanda po natin ha, walang ibang pinakamagandang regalo na pwede natin ibigay kay Kuya Bal ay ang paglingkuran kasama ang ating Panginoon. Okay? So, maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat. Maraming salamat! Don't hit me!